At dahil nga na-inspired tayo kay Diwata Pares Overload, for today's video ay itatry nating lutuin itong kanyang pares. Actually, first time ko lang itong lulutuin kasi nga hindi ako masyadong mahilig sa pares. Kaya tara, samahan niyo ako. So dito nga ay magpapalambot tayo ng ating karne ng baka, pero sinabay ko na din dyan yung aking panglitsyong kawali. So itong ating mga ingredients, meron tayong sibuyas, bawang, luya, star anise, Jose Laurel, paminta, sugar, at soy sauce. Meron din tayong oyster sauce. Takpan lang natin at palambutin natin ang ating karne sa loob ng mga 1 hanggang 2 oras. At sa puntungang ito ay malambot ng ating karne at uunahin nga natin itong ating panglitsyong kawali at isasalang muna natin ito sa air fryer. Ngayon naman tusok-tusokin natin itong ating karne ng baka at tingnan natin kung malambot na din. Kapag malambot na, ilalagay na natin yung ating slurry o yung ating pampalapot ng sabaw. Yan ay cornstarch. So bahala na kayo kung papaano nyo i-adjust kung ano yung gusto nyong lapot. Ako kasi ang gusto ko yung tamang-tama lang, yung medyo hindi naman siya sobrang lapot. So dito ay naglagay din tayo ng sesame oil para sa added flavor at nagdagdag din tayo ng konting patis. So kayo na rin ang mag-adjust sa gusto ninyong lasa. Pwede nyo rin dagdagan pa ng konting sugar kung kulang sa tamis or ng alat. Bahala na kayo. Ngayon nga luto na itong ating pang crispy liempo at magluluto naman tayo nitong ating tinatawag na fried rice. So yan ay native na itlog ng manok na nagmula pa sa farm ni Mayor Alice Go. Charot. Siyempre galing yan sa ating mini farm para kayong hindi nag-grade 2 dyan. So ngayon naman, lagyan naman natin ng ating garlic. Yan, fried garlic na yan. And then lalagay na natin itong ating blue rice. Yung blue rice is meron yung ternate flower or butterfly pea, kaya siya nagiging kulay blue. At naglagay din tayo ng asin. Ngayon naman piprito na natin itong ating mga talabing at saka chicharong bulaklak. Hahanguin natin ito agad-agad at ating i-re-fry mamaya. Unahin nating i-re-fry itong ating crispy pork. Ayan, talaga para malutong na malutong siya, 'di ba? Ayan, kitang-kita niyo naman 'o, oh, yung taba niya, 'di ba? Mukhang malutong talaga. At ayan, na-refry na din natin itong ating bituka ng baboy at ang ating chicharong bulaklak. So ngayon nga mga friends ay all set na tayo at magpiplating na tayo ng ating Pares Overload. Unahin natin itong ating ginawang masarap na garlic rice na may egg. At syempre hihiwain na natin itong ating crispy liempo. And i-assemble na natin siya ngayon. Unahin natin yung ating pork. Isunod natin itong ating chicharong bulaklak at mga bitukang mura or talabing, 'di ba? At ayan ang napakasarap na beef pares. Talagang overload at tamang-tama ang mainit na sabaw sa maulang panahon. Naglagay pa tayo diyan ng pritong bawang at saka ng ating onion spring. 'Di ba? Panalong-panalo talaga. Thank you Diwata dahil talagang nakaka-inspire ang iyong mga luto. Talagang dapat kang pamarisan ang iyong pares. So kung ibibusiness natin ito, ano kayang magandang pangalan ng ating pares? Kasi Diwata Pares Overload. So ilagay nyo dyan sa comment section ha. Thank you for watching.